Alamin po natin ngayon ang mga mahalagang bagay tungkol sa gamot na levothyroxine. Ang levothyroxine ay isang synthetic na thyroid hormone or synthetic na thyroxine. Ang mga karaniwang brand name po ng levothyroxine sa ngayon ay ang Synthroid, Euthyrox, Eltroxine, Levothyroxine Pacific, Thyrax, Unithroid, Levoxil, at Eltroxine. Yung mga kauna-unahang form po ng thyroid hormone replacement na gamot ay kinuha nila sa pinatuyo or crushed na thyroid gland mula sa baboy. Then eventually po ay nakagawa na rin ang mga scientist ng man-made or synthetic na thyroid hormone. Yung mga nagmula po sa hayop noong una na thyroid hormone replacement na gamot o yung tinatawag sa Ingles na desiccated thyroid extract ay nagkaroon po ng iba't ibang level ng potency. So hindi nagiging stable yung therapeutic effect niya para sa pasyente. Kaya't mas in favor po ang mga doktor sa ngayon doon sa man-made or synthetic thyroxine. Although meron pa rin po mga thyroid medicines na nagmula sa baboy. At ang mga brand name po ng mga gamot na ito ay yung tinatawag na Armor Thyroid, Nature's Throid, NP Thyroid, at WP Thyroid. Ang levothyroxine po para sa mga nakakaranas ng hypothyroidism, ito po ay isang prescription na gamot. Ang ibig sabihin po kapag sinabing prescription na gamot, hindi po kayo basta-basta makakabili nito sa pharmacy nang walang reseta ng inyong doktor. Quick review lamang po since meron po tayong videos dito sa Tagalog Health Talks about hypothyroidism and goiter at ilalagay ko po ang link sa description box. Ang ating pong thyroid gland na nasa may ating bandang ibaba ng ating leeg ay siya pong gumagawa at naglalabas ng dalawang uri ng thyroid hormones, ang T3 or yung triiodothyronine at ang T4 or yung thyroxine. Itong mga hormones po na ito sa tulong din po ng iba pang hormones ng ating katawan at iba pang body organs. Sila po ay may malaking impluensya sa kung paano nagtatrabaho ang ating katawan. Naiimpluensyahan po ng ating thyroid hormones. Halimbawa, ang ating temperatura ng katawan, ang bilis ng tibok ng ating puso, o yung tinatawag po na heart rate sa medical term or sa Ingles, ang ating pong blood pressure or presyo ng dugo, at ang ating metabolism. Pag sinabi pong metabolism, ito po yung pag-convert sa enerhiya ng ating mga kinain para masuportahan yung mga prosesong nangyayari sa ating katawan. At ang thyroid hormones po, sila po ay nakaka-impluensya rin para sa normal na growth at development ng isang tao. Ang ilan po sa mga karaniwang sintomas ng mababang thyroid hormones sa ating dugo o yung tinatawag na hypothyroidism ay mga sumusunod. Palagi ang pagkapagod or mabilis na pagkapagod, pagtaas ng timbang, at maaari ring may kasamang fluid retention. Kapag sinabi pong fluid retention, may naiipon po na excess fluid sa loob ng ating katawan na sana po itong excess fluid na ito ay naiilabas sa ating ihi. Ikatlo, pagtitibi or yung constipation. Meron po tayong video dito sa Tagalog Health Talks about pagtitibi. Maaari nyo pong hanapin yung title na yan sa picture dito sa aming channel. Pangangati or panunuyo ng balat. Ikalima, kahirapan sa konsentrasyon. May ilan pong may hypothyroidism ang pwedeng makaranas ng kahirapang matuto ng mga bagong bagay or maaari pong mahirapan silang mag-recall or mag-remember ng mga bagay-bagay. At number 6, ang pagiging sensitibo po sa lamig or yung tinatawag na cold intolerance. Nararanasan ko po, ako po si Nurse Diane, itong cold intolerance. Kaya't kapag winter po dito sa amin sa Illinois, ay talaga namang hirap na hirap po ako. Yes po, meron po akong hypothyroidism. Heto po ang ilang mahalagang considerations na dapat tandaan ng mga pasyenteng umiinom ng inirasetang levothyroxine ng kanilang doktor. Number 1, ang mga taong na-diagnose po ng hypothyroidism ng kanilang doktor, kalimitan sila po ay lifetime na kailangang uminom ng thyroid hormone replacement na gamot tulad nga po nitong levothyroxine. Ikalawa, mahalaga po na regular kayong sisipot sa scheduled na medical appointment sa inyong doktor kasi imomonitor niya po kung may nagbabago ba sa inyong mga sintomas, and on top of it, ay regular din po kayong kukuhanan ng dugo para mamonitor ang thyroid hormones level sa inyong katawan.
Pwede pong i-adjust occasionally ang dosage ng inyong iniinom na levothyroxine based sa resulta ng mga nabanggit natin. Number 3, kapag ang pasyente po ay umiinom na ng inirasetang levothyroxine, magkakaroon po kaagad ng improvement sa function ng kanyang katawan. Pero it may take several weeks po, like around 2 weeks, bago ito maranasan or bago ito maging kapansin-pansin sa pasyente mismo, bago po magkaroon ng kaginhawaan sa sintomas sa pasyente. At around 6 weeks po ng tuloy-tuloy na pag-inom ng levothyroxine, based sa rekomendasyon ng inyong doktor, halos mawawala na po lahat yung mga sintomas ng hypothyroidism na inyong nararanasan. Kaya tandaan pong mabuti, huwag pong basta ititigil ang pag-inom ng levothyroxine nang walang pahintulot ng inyong doktor. Huwag din pong i-adjust ang dosage nito nang hindi niya sinasabi at iwasan po ang paliban-liban or pagkalimot sa pag-inom nito. Ika-apat, para naman po dun sa mga nagbubuntis or may planong magbuntis, ang levothyroxine po, ito ay hindi nakakalusot sa placenta. Kaya generally, safe po ito doon sa mga nakakaranas ng pregnancy-induced hypothyroidism. Yes po, meron pong mga buntis na bigla silang magkakaroon ng hypothyroidism. Ito nga po yung tinatawag natin na pregnancy-induced hypothyroidism. At pagkatapos po makapanganak ng nanay, kung siya po ay magbe-breastfeeding naman, ay generally safe din po ang pag-inom ng levothyroxine dahil very minimal po ang posibleng makalusot na components nitong levothyroxine sa gatas ng ina. Sa ngayon po ay wala pa naman pong established na pag-aaral or results na nagsasabing may adverse reaction tulad ng diarrhea, drowsiness, irritability, or poor feeding sa sanggol ang pag-inom ng gatas mula sa isang inang nagtatake ng levothyroxine. Ngunit, kung may napapansin po kayong anumang kakaiba or pagbabago sa inyong sanggol, kaagad-agad pong makipagkita sa kanyang pediatrician para ma-evaluate ito kaagad. Ika-5, ang mga matatanda po o ang ating elderly, usually sila yung nasa around 60 to 65 years old pataas, sila po ay mas sensitibo sa epekto ng mga gamot at maging sa epekto po sa kanilang thyroid function ng levothyroxine. At mas at risk din po itong mga ating elderly or ating mga seniors na makaranas ng cardiovascular related adverse effects, itong mga seniors natin na umiinom ng levothyroxine at the same time ay kung may sakit po sila sa puso or history nito. Kaya kinakailangan po na regular na ma-evaluate din po kayo ng inyong doktor. Kailangan pong ma-monitor ang inyong mga sintomas at thyroid hormone levels sa dugo. Kalimitan po ay mag-i-start muna sa pinakamababang angkop na dosage ng gamot ang irereseta ng kanyang doktor sa kanyang pasyente. So, hindi po kaagad mataas yung dosage. Number 6, pwede pong maging mas at risk ang mga matatandang umiinom ng levothyroxine, lalo na po ang mga babae na nasa 60 years old pataas na makaranas ng tinatawag na osteoporosis. Pag sinabi po nating osteoporosis, ito yung condition kung saan nagiging porous or para pong butas-butas ang ating buto at ito po ay nagiging marupok. Number 7, kung kayo po ay umiinom ng anumang supplements, lalo na po ng calcium or iron, sabihin po ito sa inyong doktor dahil ang mga ito po ay pwedeng makapagpababa ng absorption ng levothyroxine sa inyong katawan. So, hindi po magiging effective yung iniinom yung gamot na levothyroxine, particular na po kung itong levothyroxine at calcium or iron ay sabay ninyong iinumin. Kung kayo po ay umiinom ng calcium or iron supplements, kinakailangan po na huwag itong inumin kasabay ng levothyroxine. Kinakailangan po na at least may 4 or 4 hours silang pagitan. Number 8, ang oral levothyroxine po ay iniinom on empty stomach at least 30 minutes or kalahating oras up to 1 hour sa umaga bago po tayo kumain, or kung ito po ay sa gabi nyo gustong inumin, kinakailangan pong at least 4 hours pagkatapos ng huli ninyong meal saka nyo po ito inumin. So tandaan po, ang levothyroxine, yung oral form nito, ay iniinom on empty stomach. Ang pagkain po kasi ay pwedeng maka-apekto din sa maayos na pag-absorb ng katawan sa gamot na ito. Inumin po ang levothyroxine tablet kasabay ng isang basong tubig. Number 9,
Ang grapefruit po, itong grapefruit ay kapamilya po ito ng pomelo dyan sa atin. Ito po ay pwedeng makapagpabagal ng absorption ng levothyroxine. Kaya't kainin po itong grapefruit o kaya ang pomelo in moderation. At huwag pong isabay ang pagkain ng grapefruit sa levothyroxine. Ang ilan pa pong mga pagkain at gamot na pwedeng makaapekto sa tamang pag-absorb ng ating katawan sa levothyroxine ay ang soybean flour, soy, espresso coffee, cottonseed meal, walnuts, dietary fiber, antacid, at yun pong mga nabanggit natin na supplements, particular na ang calcium at iron. Pag-usapan naman po natin yung mga posibleng adverse effects ng pag-inom ng levothyroxine. Ang una po ay ang posibleng adverse effect nito sa ating central nervous system. Pwede pong makaranas ng anxiety, fatigue, lagnat, pananakit ng ulo, heat intolerance, hyperactivity, insomnia, irritability, nervousness, tremors, at rarely naman po or bihira na makaranas siya ng seizure. Ikalawa naman po na posibleng adverse effect sa ating cardiovascular system, pwede pong makaranas ng angina, arrhythmia, cardiac arrest, heart failure, pagtaas ng presyon ng dugo, pagbilis ng tibok ng puso, myocardial infarction, palpitations. Although ito pong cardiovascular adverse events na ito, itong nabanggit, ito naman po ay kalimitang nangyayari kung nagkaroon na ng overtreatment or kung napasobra po ang dosage ng levothyroxine sa paggamot doon sa mga taong may severe form ng hypothyroidism at sa mga pasyente po may past history ng anumang sakit sa puso or arrhythmia. Kaya tandaan po kung kayo po ay naresetahan ng levothyroxine at kung at the same time kayo po ay may history ng sakit sa puso, mahalaga po na lagi kayong ma-evaluate ng inyong doktor. Ang ikatlo po sa ating endocrine system. Kung sobra po ang dosage ng levothyroxine, pwede naman pong magkaroon ng hyperthyroidism ang pasyente dulot ng over-replacement. Pwede rin pong makaranas ng myxedema coma. Ito po ay isang medical emergency kung under-treatment naman po ang levothyroxine at paglala ng diabetes. Number 4, sa atin pong gastrointestinal, pwede pong makaranas ng pananakit ng tiyan, diarrhea, hirap sa paglunok, meron din po tayong video niyan dito, pagtaas ng liver enzymes, sobrang gana sa pagkain, pagdiduwal or pagsusuka. Sa atin naman pong genitourinary system, pwede pong makaranas ng menstrual irregularities ang mga babae. At sa atin pong musculoskeletal system, pwede pong makaranas ng pananakit ng kasukasuan, pagrupok ng buto, muscle spasm, or panghihina ng kalamnan. At sa atin naman pong respiratory system, pwede pong makaranas ng hirap sa paghinga ang pasyente o ito po yung tinatawag na dyspnea. Pwede rin po siyang makaranas ng wheezing. Ikawalo, sa atin pong balat or integumentary system, pwede pong makaranas ang pasyente ng pagkakalbo or alopecia. Although ito po ay kalimitang transient lamang for the first few months since nag-initiate ang paggamot. Pwede rin po makaranas ang pasyente ng diaphoresis. Ito naman po yung sobrang pagpapawis. Pwede rin po makaranas ang pasyente ng flushing kapag po yung tipong namumula-mula ang kanyang balat or mukha. Pwede rin po makaranas ng pangangati or rash. Kung kayo po ay may nararanasang anumang kakaiba, kasama na po itong ating mga nabanggit, ipagbigay alam kaagad po ito sa inyong doktor. At kung may anuman pong iniinom pa kayong gamot mula sa reseta ng iba niyong doktor, let's say ng inyong cardiologist, ipagbigay alam po kaagad ito sa inyong endocrinologist para po aware siya sa mga posibleng drug interactions ng mga ito sa levothyroxine. Ang ilan po sa mga gamot na kalimitang may interaction dito sa levothyroxine, bukod po sa calcium, iron, at antacids, ay ang mga sumusunod. Tandaan po na ito po ay hindi kumpletong listahan. Ang mga ito po ay ang amiodarone, bile acid sequestrants, carbamazepine, cardiac glycosides, ciprofloxacin, estrogen derivatives, furosemide, ito po isang uri ng diuretic, heparin, imatinib, magnesium salts, mefenamic acid, multivitamins, minerals with ADEC o kaya po yung vitamins A, D, E, and K, folate and iron, orlistat para dun po ito sa mga narasetahan na obese ng pasyente,
phenobarbital, phenytoin, rifampin, selective serotonin reuptake inhibitors. Ito naman pong SSRI, ito po ay para doon sa may mga na-diagnose ng depression, sucralfate, tricyclic antidepressant, vitamin K antagonist, katulad po ng warfarin. Mahalagang paalala lang po, although hindi naman po ito common, may ilan pong inaabuso itong levothyroxine at ginagamit po nila ito para pumayat. Ang undertreatment po ng levothyroxine, ibig sabihin po kung kulang ang dosage nito sa katawan ng isang pasyente, pwede po siyang makaranas ng pagtaas ng timbang. Ngunit, kung may nangyayaring overtreatment naman po, ibig sabihin kung sobra-sobra ang dosage na iniinom ng pasyente, ito naman po ay pwedeng magresulta sa pagbagsak ng timbang ng isang pasyente o ng isang tao. Nagbigay na po ng babala dito sa Amerika ang Food and Drug Association na hindi dapat gamitin ang levothyroxine para pampababa ng timbang. Maaari pong malaso ng isang tao kapag ito po ay inabuso, lalo na kung ang taong yan po ay umiinom pa ng iba pang anorectic na gamot. Ito po yung mga nakakapag-suppress ng appetite ng isang tao. Bale, nawawalan po siya ng ganang kumain ng madami. Halimbawa po dito ay ang orlistat. So tandaan po ha, ang levothyroxine po ay hindi dapat gamitin kung ang intention ninyo ay magpababa ng inyong timbang. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Diane at maraming salamat po sa inyong panunood.